Você tá aí no quarto. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na yun, si Moises ay bumaba ng bundok. Dala na niya ang 2 kapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Moses ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, para may digmaan sa kampo, ang narinig ko'y hindi sigawan ng tagumpay o pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang kuya at ang mga tao nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ipinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga kapyas na bato. At ito ay nagmuro. Kinuha niya ang kuya at sinuro
Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at umayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka lang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung paano matigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito." Sinabi niya sa akin na igawa ko sila ng Diyos na pangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano na ang mangyayari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may pinto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang buyang iyo. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aamo na ko ngayon sa mundo at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakali mainin ko kayo ng tao." Umamo na sa mundo si Moises at dumain sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosa, ginto, pinakikiusap ko kung patawarin natin yung sila. Kung hindi niyo sila mapapatawad, purahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong gugurahin sa aking aklat. Ngayon, pangungunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papagubayan ko kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanila mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos. Matapos mahugis ang ginawa nila ay kanilang isinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na likha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay gamot sa riwa. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupain yun, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tangboy, iyong nasaksihan ay kahangahanga. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila ay nipuling pagdaan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong walang inasala ng damang karinagal ni Jesus ang matao, ang pag-aaring ng Diyos ay katulad ito ng isang tao kanina ng isang butil ng mustasa. Sa kanyang butil, pinakamaliw ito sa lahat ng pinhi. Ngunit ang magnatanim na ang tamagaw ay naging pinakamalaki sa lahat ng puro ng kulay. Ito ang naging nagsalisay pa siya ng ibang marinado. Ang pag-aaral ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa pagkakal na harina at umansan buong maso. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga narinaga. At mula siya sinabi sa kanila na hindi kumagamit ng narinaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magasay ka ako sa kanila sa pamagitan ng mga tarinaga. Iyayag ko sa kanila ang mga bagay na nalimihin mula ng likain ang sa mga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Muli po ang iyong talinaga. Ibig sabihin ng talinaga ay ang pagkain ng ordinaryong mga bagay o pangyayari upang ipalayag ang mga bagay na hindi nalatagpuan sa daigdig na ito. Katulad po ay bawa ng pag-aari ng Diyos. Wala maluwalhat na konteksto na masabi natin ang pag-aari ng Diyos dito sa daigdig na ito. Kaya para may maluwalhat, gumagamit sa Jesus ng talinhaga. At yung talinhaga, tulad ng butil ng mustasa. Nung panahon ni Jesus ay alam nila kung ano yung butil ng mustasa. Ngayon, may di ba na lamang hindi siguro nakakita lalo na mga kabataan. Maaaring hindi nila nakikita kung ano yung butil ng mustasa. So kaya hindi na ordinaryong nakikita ng tao sa kapanahonan ngayon. Partikular walang pao sa lugar na ito. Noong kapanahon ni Jesus na kung sinabi ng butil ng mustasa, ay walang hindi nakakilala ko. Ngayon, kapag sinabi ng butil ng mustasa, lalong-lalong siguro sa mga kabataan, ay hindi nila ma-realize ito. Kahit na siguro sabihin nilang nakita nila kahit sa internet. Pero yun ang ibig sabihin ng talinhaga. Ang pagkain ng ordinaryong mga bagay o pagkilos na nagpapahayag upang ipa-alam mga turo ng makalos. Ang turo ng Rosaryo na payo ng mga kapapangusin ko ay hindi basta-basta natin nakikita sa daigdig na ito. So, kasama rin ko dito yung ipinaya ko yung talinhaga ng isang libadura na inihalo sa isang babae sa tatlong takaw na harina. Nung una ko kasi
Israelita, walang sakbayan na hindi alam ng harina. Bakit? Ginagawa nila ito. Kasi ang bawat sambayanan nagluluto ng tinapay. Tayo dito ang nagluluto lang ba ang tinapay dito ay yung pandero. Para sa mga Israelita ay sila sa kanilang bahay ay gumagawa ng tinapay. Kaya ibig sabihin sa atin, maaaring sa mga sabi natin ngayon ay iba sa atin gumagamit ng harina at ang pampahalsa sa kapag kayo ay nagbibig. Pero po sa mga Israelita, hindi lang pampahalsa ito, ordinaryo kasi yung kahit nila. So, yun po, yun ang ibig sabihin ng pagkakit ng tarinata. Ordinaryo ng bagay na para sa panahon ng Jesus ay hindi po bago para sa kanila ng pagkaunawa. At ito yung ginagamit ng Diyos upang ituro ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Para lang nilang maintindihan kung ano ang paghahari ng Diyos. Pagkami ng mga ordinaryong bagay na palagi ang nakikita ng tao at ng mga pagkilos na kalimit ang ginagawa ng tao. Para ano? Hindi para maiwagaan ng tao, para madaling maintindihan ng tao. Ngayon na lang po, isa na medyo nagkakaroon tayo ng kahirapan sapagkat sa amin natin ang salita ng Diyos ay pinayo 20 years ago, 2,000 years ago. So kaya, kinakailangan natin na higit na magpapaliwanag. Pero nung panahon ni Jesus, hindi mo na pwede magpapaliwanag. Sumagos, nung panahon ni Jesus, alam mo lahat kung ano yung ibig sabihin ng mustasa. Nang sinasabi ni Jesus, na naging parangulo. Nung panahon ni Jesus, alam ni Jesus kung paano ang libadura ang siyang magbigay ng pampasa sa isang tinapay na nabibigay ng kaugal yung paghari ng Diyos ilan kasi isang butil na naging parang makalaman po isang maliit na ninagyan ng libadura, ninagyan ng papasa. Na nagpapahayag lang ng ano? Ng paglago ng paghahari ng Diyos. Pero yung nais natin bigyan ng pansin na hindi lang po yung kaulago ng tanyaga at nawa po ay makita din mo natin yung wisdom ng pag-aaral ni Jesus ng kalinata sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ito po ngayon yung amo na ibibigay sa ating nawa ay may palagatan din natin yung pag-aaral ng Diyos sa mga pagkakataon na higit na maintindihan ngayon na nasa harapan, ngayon ay tayo ay nasa digital world na. Medyo kinakailangan natin gamitin din yung mga bagay na kalimitan. Ginagamit ngayon ng kasalanan.
Medyo din natin yung paliwanag ng usap ay tulad po yung bawang ay ng mga kagyo, ng napaka-program na para maging easy sa bawang kalagayuan natin. So, medyo din natin ikaw pagiging yung mga pagkakataon na ito. At ito po yung sa mga pananalita na ginagamit na kasalukuyang panahon. Na sa pamamala na ginagamit na kasalukuyang panahon para may paliwanag yung mensahe na ibinahayag ni Jesus. Hindi naman mahulugan gawa ng ngayong kapanahon na ito may mga bagay na in pero hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Mamuntalan tayo hindi. Ibig lang sabihin, yung gamitin din natin yung lingwahe ng kasalukuyang panahon para lalo nilang maintindihan ang salita ng Diyos. Para lalo nilang maunawaan ang pinamamaling sa atin ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Halika'y may pamuli kinakailangan natin na kung tawagin mo po natin ngayong mga panahon ito sa digital world, kinakailangan natin mag-update para po sa mga kapatahan na yun na kung marunong gumamit ng mga applications. Kapag sinabi mo, i-update mo yan, alam niya ngayong kapanahon na dito. So, kaya bahagi nung ako sa amin na kailangan natin matugunan yung amo na ibinibigay ngayon ng kasalukuyang panahon. Para ano? Ito ngayon yung lingwahe na ginagamit ngayon ng kasalukuyang panahon na kinakailangan din natin na pwede rin natin ipaliwanag yung paghaharing ng Diyos. Kasi kung tayo ay outmodel, tayo ay, kung tawagin natin ay laos na, at hindi natin na-update yung ating sarili, ay talagang maiwanan tayo. Hindi namin maintindihan kung ano yung pinag-uusapan ng mga kabataan. At kung minsan na magtuturo natin yung salita ng Diyos, ay pwede hindi lang maintindihan sa kasalukuyang pamamaraan na ginagamit natin. Pero, lalo na maging madali kung naintindihan natin yung lingwahe. Hindi po lingwahe na hindi po yung lingwahe ng ibang language. Hindi namulugan na ito ay English, na ito ay French. Hindi, yung lingwahe na ginagamit ng mga kabataan. Kung tawagin lang po natin ay yung pamamaraan ng kanilang pananalita. Kung ano yung bagay na kung saan ay hindi lang nakikita. Katulad po halimbawa, may lingwahe yung mga beke. So, ewan ko lang kung alam niyo yung lingwahe ng mga beke. Dapat alam din natin para makasimpang niya, hindi mo alam. Ikaw ay pinag-uusapan na ng mga bebe, pero hindi mo alam kung ano yung kanilang pinag-uusapan. Kasi bakit? Hindi mo alam yung kanilang lingwahe. So, ganun din ako. Bagaman ko siguro sabihin natin, hindi namin lingwahe ang panahon namin. Hindi. Kasi ganun yung pag-aari ng Diyos. Gumamit sa Jesus ng dalinhaga. Na ano, para madaling maintindihan ng mga tao yung salita na yung pinapahayag sa atin ng buong ikapan. At alam mo natin yung salita ng Diyos ay eventually evolves
Yan ang kailangan nyo na kung saan ay pangitan natin. Yung higit na pagkilos natin na patungan, yung panawagan na yung pinapayag sa atin ang umumig pa. Ay mga kagalaman na dumarating sa ating lingig sapagkat may mga pamantaya na noong unang panahon ay yun ang ginagamit. Ang lang halimbawa, yung Ama Ginoo Maria, ba tinawag na Ginoo si Maria? So, bilang mga Pilipino, yun ay isang lingwahe na maintindihan lamang ng Pilipino. Bahagi yung nagtutusin po ay nakaugat sa kultura ng Pilipino. Pero yung tribal translation lamang tutusin, kaysa Lucas, ang pagbati ng Angel Gabriel kay Maria ay ang Ama Maria. Pero dahil sa mga paraan na maintindihan natin ay hindi pinagamit ng kapanahonan, utusin ko ay ng malalagang bahagi ng ating kultura ay nilalagyan natin ang Ginoo. Yan din po ay isang kong tinatawag po natin purit ng lingwahe. Na kaya ko din namin pinagsimbahan sabagat mayroon po implikasyon na nakikita natin sa kapanahon na ngayon. Bagamat ngayon yung panahon na ito ay medyo may iba ng kapulutan. Kasi naitanong ko yan ng isang apostolan ng panalangin. Bakit tayo yung ibang lugar ay wala Ginoong Maria? Ang kanila na lang ay Ama Maria. Pero, sabi mo ay gawa ng paggamit ng lingwahe na higit na maintindihan ng kasalukuyang panahon. Pero sa ngayon, sa mga pagdarasal pa rin natin, yung sabi ko pa rin po kayo, ay use yung dati pa rin unless sinabi ng simbahan na palitan. Pero kung wala pa namang pronouncement ng simbahan na palitan, ay huwag na muna namin palitan. Kasi ngayon, sasabihin ng iba, baka nung ginamit na bagay ng Maria, ikaw baga yung sexist. Kasi baka sabihin ng may sexist ka. Pero nung panahon ngayon, na ang mga nakalipas sa panahon, hindi po gano'n ang interpretasyon na makita mo natin. Pero may nakasabi man, the judge will eventually be born. Pero yun po yung punto na makita mo natin. Paggamit ng kalinahaga para hindi na maunawaan ng tao ang mensahe na ating pananampalataya. Nakuntusin po yun, yung lingwahe na higit na maintindihan ng taong kausap mo para iparating mo lamang ang katotohanan na dulot ng ating pananampalataya. Itulong natin sa harapan ng buong pa. Sa bagay ay isang bahagi ng suliranin na dulot din noong ng globalization. Nakuntusin mo ay may mga paghahaw na naman ay makita natin. Sa bagay ngayong panahon na ito, sabi na natin ay naging marami rin tayong kaagaw sa atensyon ng tao. Kasi sabi nga mo sa lumang tipan, minsan ako pa si Moises, pagbalik niya. Ilang araw na ako si Moises, pagbalik niya, iba na yung sinasamba ng mga Israelita. So, kaya po minsan gano'n din mo. Yung hindi natin kumisa na sandali lamang, nakalingan ka lamang, ay baka napalitan na natin yung ating pagdurot sa panawagan ng ikaw, lalo na naman panahon ito. Kasi nandiyan yung TV, nandiyan yung iba't iba mga makapagong pangmaraan na nakusa ng tao ay malipat
Nandiyan yung bingguhan sa mga mall. Kumisa may mga tao hindi na nakakalimutan na pagdasal at hindi na lang palagi sa mall. Masa pagkabali na hindi bahagi yun na kung sa akin nung maagaw na panahon na sa mall may kapal na nakakita namin na sumusulpot na yung panahon na ito. Gawa ko ng epekto na tinatawag natin globalization. Kaya po kung isa ay hindi na makakayang-kayang daw si Moises, nagtaka. Itangagaw mo siya na wala, si Baal na ang sinasakpa. Kaya kinakailangan mo natin pag-inatak. Sabagat, ngayon pa naman ito, mas marami karibal ang ating Panginoong Diyos sa puso ng tao. Para sa mga kaluluwa na Claudia, Umarin, Francis,
Francisco Marin, Maria Camoro, Tarsila Marasigan, Elpidio Marin, Eusebio Marin, Victor Minato at Benito Marin. Ama namin ang Dominika, tanggapin mo ang mahalay na sa iyo ng mula. Ang iyong amin niya na sa iyong lampalang upang sa aking ginagalang na pagdiriwang. Ang iyong pagdingap ay may nagpagpaguyod sa kanan. At magpapanaw sa aming paumay sa kasalukuyan. At magkakay sa aming naligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasama lang ang God. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at liwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay ama namin ang mga pagyarihan tuloy ang parapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo na ating Panginoon dahil ang pagdulos niya sa amin, ang kasalanan kamatayan ng pasan ay pinalikan niyo upang kami panayang. At may tapos sa iyo hindi siya ng kanal sa amin pinaglibig ihirap para tayo lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa piliman kami ang tinawag ko ang kasabit sa iyong liwala. Bilang Diyan kami may tungkulin pang lahat na iyong takilang pag-ibig sa lahat. Kaya kayo sa mga nangyayang sisiyawin na mabuli sa iyo na malagumpay sa kalapitan. Kami nagbubuli sa iyo, kadakilaan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa lampo para maglingkod sa iyo.
Isinasama naman kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay magulat sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningamin mo yung simbahan ng alam sa buhay, hindi mo susin mo kami sa pag-ibig kaysa ng Francis ni Bonaventura, anang tanang kaparihan. Alalaan mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanak. Kawaan mo sila patuloy mo sa iyong kalimunagat. Kawaan mo rin ang pati na pinahan ang kasalo sa iyong buhay mo ng wakas. Kaysa ng mahal mo rin Maria, ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga nalangamuhay dito sa dinding ng kalugod-lugod sa iyo. Mahipagdibog naman namin ang pagpupuli sa kalalaman mo sa maging doon yung anak na aming Panginoon, Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama na sa kanya lahat ng parangang papuli sa iyo, Diyos ang ang pangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Upang tayo ay matuto na gumamit ng kalinaga. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen.